Maraming salamat po na masasaluhan nyo kami sa pinakaunang hapunan po namin bilang mag-asawa. Nakakatuwa, palapakan nyo sila. Ay, alam mo, you have to know this. Sa buong taon na to, kayong pinaka-lively, pinaka-young-looking, and pinaka-masayang kasama sa kasalan ng kinasal ko. Grabe, bonggang-bongga. Thank you. So ito, how many years before you finally guys decided to get married? 10. Wow, 10? 9 ka? O baka may iba kang pinakakasalan, ha? Dinawi mo to, Jeff, ha? Okay, guys. May mga hindi nakapunta sa church kanina, and we wanna hear again yung inyong sumpaan o yung inyong message sa kanya, message sa kanya. Oh, pwesto tayo, tabi lahat. Ladies and gentlemen, Jeff for Rossell. And finally, nandito na tayo. Pangako sa iyo na magiging mabuti akong asawa. Pangako rin sa iyo na hindi kita sasaktan emotionally and physically. Sana patuloy yung pagtitiwala mo sa akin. Thank you. Oh. Mahal na mahal kita. Ikaw naman, Rossell. Uulitin ko at di ako magsasawang uulitin ko sa'yo. Sa 10 years natin na magkasama, walang isang araw na binigyan mo ako ng problema. Pero sa araw na to, itong isang araw na to, ito yung tatandaan mo, ito yung magpapatunay kung gaano kita kamahal, gaano kita pinagkakatiwalaan, at kung gaano kita nire-respeto. Yun lang, I love you! Ay, bongga! Po, mahina. Oh, tagali. Sorry, ha. Sila may kasalanan. Hindi nagbibilang. Ulit tayo. 1, 2, 3! Dali, dali po. Ano saan talaga simula? 10 tayo. Oh, 10. Usap tayo, 10, ha? 10 ang simula. Mga ninong at pasensya na, ha? Ako yung kasal naman. Last na to. Gusto niyo, hanggang bukas pa to, eh. Ready? 1, 2, 3, 10! 9! Louder! 7! 6! 5! 4, 3, 2, 1! Rossell and Jeff! I've tried playing it cool, but when I'm looking at you, I can't ever be brave, 'cause you make my heart race. Shot me out of the sky, get out.
out of my head and fall into my arms instead. So get out, get out, get out. Sa aming anak, masabi ko siguro kung ano yung pagmamahal nyo sa sarili nyo, kaya ganun din yung maging pagmamahala ninyo. At huwag kayong makakalimot sa ating mahal ng Panginoon. Siya lagi ang nakasubaybay sa inyo at maging inspirasyon kayo ng inyong magiging mga supling sa mga darating na panahon. Kaya congrats and best wishes. Mabuhay po kayo. Salamat po, mabuhay ka rin, Vice Mayor! I wish na sana ang Lord ang maging center na inyong pagsasama. Lagi kayong magmahalan. Kung ano man yung magiging tampuhan, pag-usapan agad. Alam ko na magiging magandang pamilya at magiging magandang halimbawa kayo ng mga kabataan na narito. Dahil sa loob ng 10 years na pagiging sweetheart nyo, na pagtibay nyo at naipakita nyo sa kanila na you're very strong. Congratulations. Best wishes. God bless. Una po sa lahat, binabati ko ang bagong kasal, si Jet at si Rosel. Sa ating pong pangalawang punong bayan, kay Vice Rico. Sa aking pong mga bagong kumpare, kumare. Sa inyo pong lahat, magandang gabi po sa inyo. Gusto ko pong i-share sa inyo na nung sabi po sa akin si Jet na gagawin daw po akong sponsor. Ang nagulat po ako dahil sa totoo po, inaanak ko na yung kapatid niya. Inaanak ko na rin po sa kasal yun. Sabi ko nga po, natutuwa ako dahil siguro may nakita sila sa akin na nagustuhan nila bilang isang padre de familia. Gusto ko pong i-share sa kanila na kami ng ninang nyo at 27 years na kaming kasal. Siguro doon sa loob ng 27 years na yun, pinakamahaba na yung dalawang buwan na hindi kami nagkatabi sa pagtulog. Natapat lang yun na halimbawa, nasa labas sila nag-abroad, ganun, oh, something na ganun lang yung. Kaya kami hindi nagkakatabi sa pagtulog. Gusto kong sabihin sa inyo na sana, total, nasa tamang edad kayo, nasa tamang edad na. Sana ipagpatuloy nyo yung inyong pagmamahalan at yun namang pangkabuhayan. Kayo rin ang magpupundar niyan, hindi na kikitain nyo kung ano yung magiging para sa inyo sa finances. At sana, ang nire-request ko sa inyo bilang magiging magulang kayo, huwag nyong kakalimutan ng mga mommy at daddy nyo kasi darating yung panahon na magiging mommy at daddy rin kayo. Huwag nyo silang kakalimutan pagdating ng panahon. Yun lamang, iniling ko sa inyo, sana maging maligaya kayo at ang inyong pagsasama at magkaroon kayo ng mga maraming anak. Ilang po, magandang gabing muli sa inyo lahat. Good evening to everybody. Thank you sa ating MC. Thank you to you too, very madam. Very live. And you are so beautiful. Thank you for that appreciation. Una po sa lahat, thank you for the God for giving us good weather. Diba kahapon talagang umuulan. Ayo, at least pinagbigyan po tayo. At pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat ng dumalo sa pinaka-importanting event ng newlywed couple. Siyempre, pinaka-importanting event ito eh. Pinagplanuhan nila ng 1 year or 10 years silang mag-steady. At long last, ikinasal sila ngayon at nagpapasalamat ako sa lahat-lahat na dumalo ngayon, nanggaling man sa malayo, sa malapit, ay buong puso ako nagpapasalamat sa lahat-lahat sa inyo. At kung wala kayo, hindi kami siguro maligayang-maligaya. Kaya, taos puso kami papasalamat na mag-asawa. At aking message sa mag-asawa, Rosel, Jeff, lagi niyong alalahanin
nandiyan ang God, nandiyan ang mga principal sponsors ninyo. At higit sa lahat, nandito kami when something is bothering you or if you have problem, we are your parents, a shoulder to cry on. Kaya huwag kayong magatubili kung may problema kayo. Pero ang payo ko sa inyo, talagang give and take. That's only the start of your life. Talagang ganyan talaga. Darating tayo dyan, lahat naman tayo. So, best wishes and congratulations and may the Lord bless you. Thank you. Thank you so much to Mommy. Mommy Licia, thank you so much. Sir Benjamin, Daddy, gusto mong sabihin. O si Daddy. magandang gabi po sa inyong lahat. Sa aking mga kumpare, mga kumare, sa aking mga kapatid, mga payaw na nanggaling pa sa Tagaytay, tsaka sa Makati, sa aking mga kaibigan at mga kapitbahay at mga kabarangay. Kundi maraming salamat sa inukol niyong oras sa kasal ng aking anak. Yun po ay napakahalaga sa amin at pinagbigyan niyo kami kahit na mabuti na lang hindi umuulan. Kaya taos puso kaming nagpapasalamat ang aking may bahay, ang aking mga anak, ang aking pamilya. At salamat po sa inyo ng marami sa inyong pagdalaw sa aking anak. Salamat, Daddy Benjamin! Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagpunta niyo po rito. Kami po ay natutuwa at naging kapamilya na po namin si Jeff ngayon. Maraming po salamat sa mga nagpunta, nag-abala na pumunta rito, nagbigay ng oras. Maraming po salamat. Sa mga bago po naming kumpare, kumare, maraming po salamat. Ang mensahe ko naman po sa dalawa, kay Jeff at kay Rosette. Sige, Mami, upo, pwede po. Natutuwa po ako at nakasal na silang dalawa. Ako rin naman po tuwang-tuwa at naging anak ko na rin si Jeff ngayon. Totoo yun. Mami, botong-boto ka kay Jeff, no? Botong-boto na ngayon. Dati hindi gano. Kung sa bagay nanay naman talaga, hindi agad bumoboto, lutong, agad-agad. Mami, ano nakita mong ugali ni Jeff na nagkumbinsi sa'yo, sige na nga? Matyaga. Talagang pinagtyagaan niya na si Rosile suyuin. Talaga nakita ko talaga sa kanya yung pangunawa. Ganon din po ba si Daddy noon, Mami? Opo. Huh? 10-second kiss pa, Mami. Hindi. Sige, Mami, magpatuloy po kayo. Kaya, Jeff, ang hinihiling ko lang sa'yo, mahalin mong mabuti si Rosel. Tulad ng pagmamahal namin ng daddy niya. Huwag mong sasaktan. Mahalin mo, ha? Huwag mong bibigyan ng sama ng loob. Mami, basta huwag kayo masyado makikialam. Para yung mag-asawa, matagal. Kung yung ano man ang problema ninyong mag-asawa, pag-usapan ninyong dalawa, ha? Meron naman kayong mami at daddy, tsaka mga ninong at ninang na magpapayo sa inyo. Ha? Mahal na mahal pa yung dalawa. Wow! Palapakan niyo naman si mami. Diyos ko, pag ganyan ang mami mo, napakabait. Naatutok talaga, ano, Jeff? Kikinig ka. May problema kayo kung anak ko mahalin mo, ha? Ay, nakakatuwang mami. Daddy! Ito si daddy parang, daddy, yung anak po ninyo, kasama na po. Parang kailan lang, sanggol lang po, di ba po? Binubuot-buot niya. Pogi ni daddy, fairness, tangkat. Tsaka po. Mami, tapos na po kayo, ha? Ay, ako, mandali lang po. Ay, nabiro lang po. Seryoso si mami. Maaalala din po namin si Rosel
Lalo na po pagka pumapasok siya sa umaga. Ikaw ang gumigising talaga. Opo. Inaayos ko po yung gamit niya. Ang dati naman po niya, hinahatid ng motor kahit siya pumunta. Ngayon po, si Jeff na ang maghahatid sa kanya. Hindi po, dati pa rin daw po. Nag-usap po sila. Para hindi daw po kayo maaari. Mami, alam mo, natatouch ako sa'yo. Ganyan din ang nanay. Lahat ang nanay. Alam mo, Roselle, ikaw may pinakamahirap na trabaho ang gagawin. Ang maging nanay, napakahirap maging nanay. Isipin mo, o tuwing umaga, gising ang nanay mo para pagluto ka. Si tatay, ihahatid ka. O ngayon, tatay, wala ka nang ihahatid. Baka pahinga na po kayo. That unless pwede niyo ipasa pabalik ang trabaho, kunin ulit. Tatay, ano pong gusto sabihin sa napakaganda ninyong anak at napakatalino? Maraming salamat po. Una po sa lahat, patulad ng sinabi ng aking mga kabalae, maraming salamat sa Panginoon sa mabuting panahon na ibinigay sa atin yung araw na ito. Katulad din po ng lahat na nang hinihiling ng lahat ng mga panauhin ngayon, ang lahat ng mabuting bagay para sa mag-asawang ito. At sa mensahe ko naman po sa kanila, siguro po, yung kanilang sumpaan sa isa't isa, matupad lang po nila, mainam na. Dahil sila po naman mga malalaki na at alam na nila ang mga tama at mali, kung ano mabuti, yung sumpaan nila sa isa't isa, matupad lang po nila, okay na po yun. Katulad ng sinabi ni Jeffrey na hindi niya sasaktan emotionally and physically, napakahalaga po nun. At katulad nga po ng pinapangaral ko rito kay Roselle, yung tungkol sa respeto. Yun naman po ang sinabi niya ngayon, na ngayon pinakita niya kay Jeffrey ang talagang respeto. Hindi niyo po na itatanong, kahapon po nag-iiyakan yung dalawa na yan dahil dun sa venue. Na, dahil nga po umuulan po nung kahapon Ang gusto po na nung anak ko, ibang venue ang gamitin. Sabi ko po, nga po, maswerte ka kako at ang napakasawa mo may paninindigan. Dahil po, pinakikinggan ko silang dalawang nag-uusap na ipinipilit nga po nito isa na lumipat ng venue. Sa tatlong pagkakataon po, narinig ko kay Jeffrey na ang desisyon ko sa bahay. Sabi nga, ang desisyon ko sa amin. Kaya kahit po hindi pumapayag yung anak ko, sabi ko sa kay Jeffrey, igo mo na sa bahay at bahala na ako ang Panginoon Diyos kung ipagkakaloob sa inyo mabuting panahon. At nakita naman po natin na pinagkaloob po sa kanila, siguro po napaka laking bagay na dapat natin ipagpasalamat yung ito pong mabuting panahon ay pinagkaloob sa atin. Salamat po. Yep, Roselle.